Kanilang pagbigkas ng tula kanina, ang masasabi ko lang po sa kanila, yung galing nila, yung improvement nila, ang galing lang talaga. Ang galing nilang mga bata, yung mga tatlong bata, magagaling sila. Grabe, wala kang itulak kabigin sa kanila. Pero guys, ang nakakuha ng attention ko talaga kanina is yung tula ni Kuya Dave. Yung tula ni Kuya Dave, ang linaw ng pagkakabigkas niya, tapos hindi masyadong mabilis. Kaya ang sarap lang sa tenga, talagang kung ang pagtutuunan mo ng pansin is yung pagbigkas niya, yung mensahe ng kanyang tula, at saka yung pati kasi yung gesture, kuhang-kuha niya, parang wala siyang nararamdaman na kaba. Alam mo yon? Parang sabi ko nga, pagdating ng araw, pwedeng maging speaker yung batang yun eh. Kasi yung ano niya talaga, yung confidence niya talaga, buong-buo na. Kayang-kaya na niyang sumabak sa mga paligsahan na ganyan. Sa mga sabayang pagbigkas, sa mga talumpati, kaya na ni Kuya Div natin. Si Luis, ang laki rin ng improvement ng batang yon. Nung una, pagka sinasabi nila na, oh, basahin mo to Luis, basahin mo to na, pag sinasabi ni Tatay Ram noon, ni, ganyan siya, no? Diba? Oh, huwag niyong sabihin na hindi, totoo yon. Pero ngayon, nabuo na rin yung ano niya, yung confidence niya sa sarili. Kasi siyempre, nakikita niya yung dalawang kasama niya ay talagang palaban eh. Walang inuurungan, lalo na yung Kuya Dave niya, walang inuurungan yun. Pag sinabi ni Tatay at Tito Jun niya, kahit ang sa sarili niya, hindi niya kaya, magagawa niya yun.
Kaya siguro din si Luis, parang naano rin siya kung kaya nila kakayanin ko rin. Di anong nangyari ngayon? Maganda ng kinalalabasan, di ba? Si Kuya Noah, ang galing. Si Kuya Melvin din, ang galing. Ang galing-galing din ni Kuya Melvin. Bravo. Saludo din ako kay Kuya Melvin sa improvement niya. Otro, medyo si Kuya Melvin, medyo nahihiya pa siguro kasi makikita mo kasi yung ano niya eh, yung body gesture niya na medyo nahihiya kasi bata yung mga kasabayan niya. Kaya parang siguro na naiilang o nahihiya, basta ganun. Kasi makikita mo eh, kung marunong kang magbasa ng expression at mga body gesture ng isang tao, makikita mo talaga yung ano ni Kuya Melvin. Pero ginagawa pa rin niya yon para lang magpasaya sa atin, di ba? O, palakpakan natin ang mga Tikram Kids ni Tikram. Yun. Guys, sa Sunday, ang alam ko sa Sunday, mayroon pa, continuation pa yata ng celebration ngayong 13. Kasi yun ang nakarating sa akin nung na-update, nung in-update ko kayo. 13 at saka 20 or 19. 20 ba yun? Or 19? Basta yun. Sa Sunday, mayroon pa yata. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero ang alam ko sa 19, unboxing or whatever is it. Baka sakaling makalabas na yung dalawang balikbayan natin na naka-quarantine ngayon siguro. Baka makakapunta sila doon. Hindi natin alam. No? Kaya abang-abangan natin ulit guys, abang-abangan natin. Ha? Yan lang po ang masasabi ko sa performance ng ating kuya. Yung pagkanta niya pala at saka paggitara, grabe, wala akong masabi doon. Hindi ko in-expect na ganun na kabatido si Kuya Dib sa paggigitara. Kasi parang kailan lang eh, parang kailan lang nung nirigaluhan siya ng gitara, first birthday niya yon, parang kailan lang yon. Tapos yung vlog nila na first na lumabas sila, kumain sila sa labas kasama ang buong pamilya ng tatay niya at sila tito niya. No? Ngayon grabe yung galing ni Dave. Hindi ko in-expect na gano'n na siya, kagaling talaga kabatido sa pagigitara. At saka yung boses niya, may boses si Dave. Kailangan lang niyang linangin. Medyo nahihiya pa siya. Tapos yung kasing, yung boses niya kasi ngayon, nag-chichin's voice pa lang siya kasi nagbibinata pa lang siya. Nag-ano pa lang yung boses niya. Ilang taon pa lang kasi 14. Mag-teenager na siya, kaya yung boses niya parang ang baba, pero maganda siya, suabi. Suabi siyang pakinggan. Tapos yung duet nila ni Teacher Lim, ang ganda lang. Wala kang masabi talaga. Ano pa kaya ang hindi naipakita ni Kuya Dib sa atin na talento niya? Meron pa kaya? Meron pa kaya tayong aabangan sa kanya? Kasi parang walang hindi nagagawa yung batang yun eh. Pag ginusto niya o pagka sinabi ng tatay niya o tito Jun niya na gawin mo to Dib, parang wala siyang hindi nagagawa. Nagagawa niya lahat dahil sa pag-uudyok ng nakapaligid sa kanya, di ba? So, aabangan natin kung ano pa ang ipapakita ng ating Kuya Dib at ang Tikram Kids sa atin. I'm sure marami pa po ang mangyayari habang sila ay lumalaki, sila ay tumatanda. Habang may YouTube, makikita natin kung ano pa ang kaya nilang gawin. No? Ano pa ang kaya nilang ipakita para maibalik sa atin ang pagmamahal na naibibigay ng mga sponsors natin. Sa mga sponsors natin, sa mga kaibigan ko dyan na nag-sponsor sa kanila, grabe lang. Thank you very much. Thank you sa pagmamahal nyo sa mga bata at saka sa Tatay Ram natin. No? Salam. MG Miss, anak! Oh, yung panganay ko. Ang galing mong gumawa ng tula. Ang ganda ng mensahe ng tula mo. Pati si Christian Pulsalas. Si Christian Pulsalas, kung di ako nagkakamali, I think he's from La Union ba? La Union ba, Christian Pulsalas? Proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo. Nabasa ko na yun, pero iba pa rin pala pagka si Jun ang bumigkas. Pati si Moises Manalo, ang gagaling nyo. Talagang lumalabas ang pagkamakata nyo pagka
ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Tatay Ram at saka sa panganay ng bayan. Ang gagaling nyo. No? Guys, hanggang dito na lang. Nagbigay lang po ako ng konting reaction sa performance ng ating panganay kanina at saka sa mga bata. At sana pagpatuloy natin ang pagsuporta sa kanila at saka sa vlog ng ating Tatay Ram. Huwag natin intindihin yung mga ano yan, mga trash talking dyan, yung bashing-bashing dyan, bashers dyan sa labas. Huwag natin intindihin yan. Sa nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, dapat magmahalan tayo. Tanggalin natin ang inggit, tanggalin natin ang galit sa puso natin at paghariin natin ang pagmamahal. No, para masaya lang lahat, masaya lang lahat. Ha? Salamat guys, salamat ulit sa panonood, sa pakikinig pala sa boses ko. No, thank you for watching and please subscribe on my YouTube channel guys. Thank you very much. And sleep well sa mga nasa Asia. Good night. Gabing-gabi na. Good night na, guys. Sa nasa, ano naman, sa mga nasa Middle East, Amerika. Hindi ko alam kung magandang hapon o good morning sa inyo dyan. But anyway, salamat and bye-bye, guys. See you again next time.